Okay, mga kasigot. Akala ko kanina palit sila eh. Pero nakita ko kagad yung difference eh. Mga kasigot, so, ito yung KJM. So, ito yung Bios. I think 5 months pa lang yata ito. No, kasigot. And then, ito naman yung kay Pearl. So, this one, 1.5 na. So, yung setup mo, Pearl. So, mag-start na tayo kay Pearl. So, yun. Anong tawag sa build na to? Thai concept siya, pero siguro mas pinili ko yung medyo clean, clean Thai concept yung ano ko. Kaya ayun, so yung tutusin medyo simple lang, pero parang panglalaki yung style. Pero before pala Pearl, bakit pala Bios yung nakuha mo? Kasi prior pa kayo magkakilala, Bios na no? So personally sa'yo, first choice mo is Bios talaga? May mga choices ako before, pero since na yun sa family ko kasi meron na rin kaming Bios. So nakita ko na yung performance eh. So matagal na rin sa kanila yung sasakyan. Sabi ko, bakit hindi na lang din Bios yung kunin ko? Since nakita ko rin naman nung nagbabrowse-browse ako na parang gandang setupan. So may potential siya na sumabay sa mga other brands ng sasakyan. Kaya ayun, so yun, biglang... So ito yung kinuha mo? Oo, ito na yung kinuha. So ano to, e-bar yan? Or? Yes, e-bar yan siya. E-bar yan. Tapos yung pinaka-last ko na in-upgrade is yung headlight. So naka-G na to. G headlight. So yung first na, nung inilabas mo siya sa kasa, so ito na yung original color niya. Yung black. Original. And then ano yung una mong in-upgrade sa kanya? Mga body kits lang. Yung ito lang. So, ano yung kasama sa body kit? So, ito. This one is your tai chin, di ba? So, kasama na. Tapos, side skirt. So, ito yung side skirt niya. As in, super simple lang. Hindi ko talaga plan mag-gear. Pero, ano. So, since nasa club ka, basta enjoy mo yung pinag-uusapan, yung topic along the way, mas nagiging interested ka. Okay. At saka, yung time na yun kasi, sir, sabi ko, ang gusto kasi talaga ng mom ko, malaking sakyan. Pero since na ako lang naman yung nagda-drive or ano. Para di ka nagigilang. Oo. Tsaka, isa din sa ano, guys, budget. Kumbaga hindi naman budget meal, pero budget friendly talaga yung kotse lang. Kaysa sa, mas malas kasi ang maintenance ng mas malaking sasakyan. So, ayun. Tapit din sa personality mo para hindi ka masyadong mahirapan. So, yan. So, guys, ito yung simpleng build ni Pearl. So kung iisipin mo parang magtataka ka kung bakit hindi yung naisip niya na build. So I think ito nadagdag na rin niya to. Mm-mm. yung plate ito holder niya. G-headlight. Tapos na. Ito. Kung babalikan niyo yung huling vlog namin kay Dex, vlog number 2. So na-discuss din namin doon yung conversion ng E-variant headlight to G-variant. So same din kay Pearl. So kung makikita niyo projector na siya. Yung E-variant kasi, issue yung halogen. Mamaya, i-discuss natin. I think yun yung KJM. Pero for now, isa to sa pinakahuli na in-upgrade ni Pearl is yung projector niya na ilaw. Kung mapapansin nyo, ayan, meron na rin siyang LED. Ito yung LED niya, di ba? Yan, so yan, makikita mo siya. At saka, shoutout din po pala. Shoutout po sa, actually, halos lahat ng setup ko is from Autolicious. Ay, Autolicious. So, ayun po. Ayan. Thank you so much, Sir Bong. So, itong DRL ko, yung rare bumper lights ko from Autolicious din. Saan yung location ni mga Sir Bong? Pasig area po. Pasig Sir Bong, one of these days, add kita sa Facebook, tapos usap tayo, and then gawa natin ng sariling content yung shop mo para yung mga magtatanong kung saan possible na mabili yung mga inilagay natin or sa mga magkaplano pa lang na i-build, pwede tayo magpunta sa shop mo. So tatanungin ko na lang kay Pearl kung ano yung Facebook account mo, i-add po kita, and then mag-usap tayo. Yes. Sige, shoutout sa'yo. Hello, sir. And then, ayun, isa din sa ano nito, naka-push start button na siya. So, before, hindi siya, naka-kilas so, na siya. So, kinonvert mo yun? Oo, kinonvert ko siya. So, ito, kahit na wala ka sa loob, pwede ko siyang i-start sa labas. So, guys, yung sinabi ni Pearl kanina, nung inilabas siya to sa kasa, hindi siya naka-push start button. So, kinonvert niya na mag-push start siya. So, yun. So, automatic, pwede siya mag-start kahit hindi nakasakay yung driver. So yun. So shout out din po pala kay Sir Cali, San Diego po. So yun naman yung sponsor po nung sa push start button natin. So yung nagkabit po noon. Shout out kay from Makati naman Makati. Po. Yun po. So sa likod wala kang binago? Wala kang binagdag? Merong ducktail, pero dahil regalo niya yun, so hindi ko alam kung kanino niya binili. Sana all. Ayan, yeah. So ito yung ducktail. Ito yung ducktail na tinatawag. Yung Ayun, magpi-PM din ako kay Boss Travi, ano? Okay, so ayun. Tapos yung shark spin mo, yun na talaga ayan, yan. Ayan, meron okay. Na po talaga siya.
Pati pala yung clear tint ko kay Sir Cali San Diego din. Mm. Yan. So napapalitan mo na din. Etong yan po yung ano ba tayo? Rear bumper lights po. So, yan kay Sir Bong po. Calvin pa daw. Pa-highlight sa. Pwede mo bang i-open para makita nila yung liwanag? So ito, napalitan na rin niya to. So yung ibar yan, actually halos naman lahat ng sa BIOS kasi yung mga rear bumper light wala naman talaga siya. So ayan. So additional na in-upgrade ni Pearl. So ayan. Kay Sir Bong din to galing, no? Okay. Sir Bong, nice po. Ang ganda, ang ganda. Tapos, yun. Kung maririnig nyo, nag-start na si Pearl. Yung muffler niya is yung nito. Yun yung unang iniregalo ni JM sa kanya. Nung naroong send daw siya, yun yung pinansuhol niya. Nice move nga naman, di ba? So ito. And then, yung camera mo, meron na rin, di ba? Kay Mr. Ryan Cantalia. Tapos pa, ano ko nito? So ito yung logo ng BIOS Gen 4 Club. So shout out sa lahat ng admin at member ng BIOS Gen 4 Club. Ayan, isa yan sa mga napakalapit na kaibigan natin. Yung unang dalawang kinontent natin is member sila ng BG. Of course, sobrang babait ng tao dito, guys. Sa susunod na EB nila, i-invite nila ako para makilala ko rin sila. Ayan. Okay lang, silipin natin yung loob. Okay lang kahit magulang. Sisilipin lang natin kung may nabago ka na sa loob aside sa pusta. Ano ba? Wala, yung ano lang, yung pinaka, ano lang, leather seat lang, ganun. Tapos, ayun nga, actually... Ha? Buga. Ayan. So, yun. So, ano na yung mga nabago mo dito? Yung nabago ko lang, yun na yung push start. So, ito yung push start, ano ko na lang siya. Pero yun nga, sir, hindi siya kunyari, may magnanakaw. Hindi siya... Mau-open ang magnanakaw hanggat wala ito. Okay. So, so mag-align yung buong sasakyan kapag ano. So isa yun, na, naman, isa yun sa in-upgrade niya sa loob na pinakakailangan niya from disuse. So ngayon nakakilas na siya. So hindi siya basta-basta mapapasok or may start ng iba kasi naka-close na yung susian niya. So dala na niya. May sensor. Yung sensor mismo. So yan. Ito is from Bugboy Balagtas. From Thai Concept. Hello po. Hello, see you soon. So yun, natuto ako maglagay ng ganito sa Thai Concept. Kaya yun, ibibuild pa natin next time yung sasakyan. Ah, ito rin. Ito rin palang OVD ko. Ayan. Galing rin sa kanya. Ah, bigay din niya. Bigay niya. Ito rin pala. Upgrade din dito. Yan din yung leather seat mo. Leather seat. Actually, binili ko lang to from a friend. Kay Sir DJ. So, baka i-invite DJ sa ito. Mag-schedule na tayo, DJ. Ayan. Kay Sir DJ, yung leather seat. Yun lang naman, sir. Wala pa naman ako masyado na OBD. Pero kumusta? Kumusta yung driving nung... Okay naman po. Mm-mm, yung ano. And then, ito pala, sa makina ko naman, naka-intake siya from Autolicious din po. Ah, so nag-upgrade ka na. Na-Autolicious. So, kumusta yung performance? So, nagpalit okay na? Naman po. Mas mabilis. Mas mabilis. Mas mabilis siya. So nakita na natin yung mga basic, actually sa iba basic eh, pero sa kanya kasi feeling ko parang total upgrade na siya eh. So napansin ko din yung mugs niya. So anong size ba yung mugs mo? 17. So naka 17 siya. So hindi ka naman nahihirapan. Guys, yung 17 yun yung size ng mugs kasi ang dami rin yan. So one of these days magkukontent tayo ng hiwalay kung ano yung pagkakaiba ng mga sizes ng mugs. Kasi may nag-comment dun sa first vlog na in-upload namin kung ano yung mga advantage at disadvantage. So lahat na yung tatalakayin natin. So ito yung mugs ni Pearl. Anong size ito? 17. That's my second mug. Sa pangalawa na to? Sa pangalawa. From C20 to NK Racing RGPC. Shout out! So yun mga kachikot, nakita nyo na kung ano yung mga binago ni Pearl. Ang isusunod naman natin is yung kay JM. Yung kay JM, medyo pangmalakasan din tungkol tawagin eh. Kasi nakita ko siya kanina, papark pa lang siya, makikita mo agad na yung driver is sobrang mahilig sa sasakyan. So ngayon, aalamin natin kay JM kung paano siya nagsimula at kung ano yung inuna niya. Bro, ito yung sa'yo, tama? So this one is E-Variant. J. Ah, J-Variant. Okay. Actually, ito yung first car ko. Pinag-isipan ko talaga siya. So, ang plan ko kasi talaga para mag-project car talaga dahil parang ayun talaga yung pinaka-passion ko. Dati, nod-nod pa lang ako ng nanonod pa lang ako ng mga nag-aayos ng mga sakyan.
set up. So ngayon, ito, dream come true na talaga. Mangarap lang kayo. Matutupad yan. Basta first, pray lang kayo lagi. Tsaka libre lang ang mangarap. So yun, after nun, first na set up ko dito sa sasakyan ko. Dito, tayo sa loob. Yung seat cover. Ayan. Hindi ko na alam yung ano, yung kung saan ko siya napagawa, pero sa Novaliches area siya. So, maganda naman yung pagka-seat cover niya, German leather ng, ayun nga lang po, disadvantage nito, medyo, pag medyo mainit, ano na, mainit talaga siya. Pero kung, ano naman, pag malamig na yung aircon mo, kumakapit na din talaga dito yung, ano, yung lamig. Tapos after nung ano, yung seat cover, nagpa-mags na ako. Ayun yung second build ko sa sasakyan. So, anong size yung mags mo? Yung mags ko, bali yung first mags ko kasi, galing kay Mac, Mactar, shoutouts, representative for, ano, South Provincial. DRD 205 by 45 series na tires, tapos size 17 yung gulong. So, ito yung second mags ko. Actually, galing to kay, ano, kay Prince. Nagpalit-palit kami ng mags. Nasa kanya ngayon si A28, ngayon nasa akin yung mag siya na box racing na gunmetal yung color. So yun, medyo ano nga lang, kakayaran yung ano ko. Sa likod. Mga katsikot, na-mention niya yung lug nuts, baka sabi niya nakakahiya ito yung lug nuts niya. So baka sa hindi mga nakakalam, so yun. Yan. Sa likod, silipin natin yung likod ni Katsikot JM kung ano na yung mga nabago niya. So, sa likod, wala pa naman siya doon nabago. So, yun, after kung ano, sa mags, nagpalagay na rin ako muna ng ano, second of, yung third build ko naman, yung body kit. Kay, shoutout kay JMD, body kit. So, ito, ang tawag dito na body kit is ating poop. So, yung pinaka-setup mo, saan siya naka-classified? Actually, wala pa akong idea talaga. So, pero regarding sa mga matatagal na nag-setup ng mga sasakyan, regarding din kay kay Sir Charles, tie stance daw siya. Okay. So, yun siya yung tie stance na mga naka-body kit. Tapos, ang kulang nga lang dito, wala siyang air suits. Medyo... Unti-unti. Unti-unti. Sana. Pero may plano ka na mag-air suits. May plan. Guys, yung so, ano, mga katsikot yung air suits, makikita nyo yun sa mga susunod na iba vlog ko. Meron tayong mga katsikot na naka-air suits, so yun yung mas mababa. So, hindi muna namin i-discuss sa inyo today para may abangan kayo sa mga susunod na vlog natin. So, yun nga, isa yun sa mga future plans ni Katsikot JM na magkakaroon siya or magpapakabit siya ng air suits. Okay, so... So, pag naka tie stance ka daw, siya daw yung ano, yung setup na concept niya is naka-drop na drop. Yung mga bounce, yung up and down niya yun. So yun. After nung ano ko ng body kit ko na Ative 2, sabay ko pinalagay yung rear fog light kay Boss Onins sa Kalamba, sa Tanawan din siya, di ba? Tapos yung nito. So yung nito, galing sa muffler. Oo. Nito lang malakas. So nito nang ba? Nito nang bawan 'yan. Bali galing sa kanya yung nito. Shoutout ka lang din kay ano. Kay Boss Jerry. Okay. So yun. Yung sa Maxim Velascar accessories. And then after nun ano, sa body kit, halos wala na siya doon kung ano, wala pa siya doon nabibuild dito. So ayun, ito rin, shoutout ko rin to na yung wheel. So may nakita kasi ako sa YouTube na pinaano dito, yung pinatint yung black. So papansin nyo yung dito, yung kay rear, ano niya, yung rear headlight niya, puti, yung akin pinitin ko para mas unique din din. Pero ano, Katsikot, gano'n nakatagal sa'yo yung kotse mo? 5 months. 5 months? Katsikot, nakita niyo naman kung gano'ng kadami yung na-upgrade ni Katsikot JM. So parang sobrang bilis din niyang mag-setup. Gano'n naman talaga pag passion mo eh. So parang hindi ka talaga papatulugin pagka meron kang gustong gawin. Pero after ito, ito naka-build na tayo ngayon. So ano yung gusto mong pang gawin sa susunod aside sa air shoes? So yung next ano kasi gusto ko pang next build ko sana.
pinag-iipunan ko yung racing seat. Racing seat. Kahit mga bride seat, pwede na yun na kulay team or red. Then after nun, kaya hindi pa ako nagpapalit ng head unit. Kasi may android na ako. May plan din akong for sound system. So, ayun yung mga next ano ko, next build ko para sa sakyan ko. So, yun nga mga Kachikot, nakita natin kung ano yung mga na-upgrade na, nabago na ni Kachikot na GM. Actually, mga Kachikot, kung napansin nyo, medyo nag-iba na yung pwesto namin kasi biglang bumuhos yung ulan, pero hindi matitinag ang Andre TV para magbigay sa inyo ng konting kaalaman, especially rolling na yung camera natin. Medyo lumalakas lang siya, pero halos nasabi naman na yata lahat ni JM kung ano yung mga possible upgrades niya at kung ano yung mga nagawa na niya. So ngayon, medyo lumalakas yung ulan mga Kachikot. Bibigyan na lang natin sila ng time kung sino yung mga gusto nilang pasalamatan or yung mga groups nila na gusto nilang i-shout out or kung meron silang ipopromote. Meron silang page yung na-mention ko kanina. So, yun. So yung first shoutout muna kay papaling maraming salamat muna kay Boss Andre. Thank you so much Andre TV for having us. Shoutout yan, then sana follow and subscribe niyo po sa YouTube channel niya. Mm-mm. So yun, gusto namin pasalamat first sa aming club, sa Toyota Vios Gen 4 Club, kasi kung hindi dahil sa inyo, sa lahat ng admin, sa lahat ng members, OMs, thank you po sa walang sawang suporta sa amin, kasi sinusuportahan din nila kami sa page. Yun, up na po yung page namin. One click PH po. So, flash na lang po siguro sa baba yung ano. Yes po. Then yun, second, gusto rin yung magpasalamat dun sa official sponsor ng BG4C sa pag-choose nung sasakyan ko, nung Christmas party. Yes. So, naging first place ako nun. Yung sasakyan ko. First time kong ano, so medyo warm ano sa akin para siya. Tama, tama. Tapos, yun, gusto rin mag-shoutout sa kay Puffy K for Thailand Park 2.0 na tumulong din sa mga needs ko sa mga sasakyan ko. And then, soon, sa mga ano, mga nag-aabang, may plan kami ni Pearl sa business namin for CF Hood. CF Hood, CF Fender, and CF Trunka. So soon guys. Soon, sana subaybayin niyo po, tsaka yung kay Sir Andre. And then, sa mga sponsor po, Autolee Shoes, kay Sir Bong, thank you so much po sa lahat ng parts, sa pagbibuild ng sasakyan ko. Sa kay Sir Cali San Diego, sa kay Sir Ryan Pantalya, ano ba si Sir Bong? Sir Bong Atalicious. Baka kasi may makalimut. Mags ni Bilas. Ayan, Sir, sa Mags ni Bilas, dun niya daw kinuha or binili yung Mags ko. Ayan. Tapos, pero yung una kong Mags from Jacob Tires and Mags po ng sa Project 4 sa QC. So, yun po. So yun, lastly, gusto nyo muna magpasalamat sa lahat sa mga car club namin, BG4C, Bios Kabatang, Thai Concept, yun, maraming salamat. Thai Concept Philippines, hello po. Salamat sa pag-welcome sa amin, tsaka Bios Pilipinas.